Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan kapag nagbigay po ng payo, siguradong pangmalakasan. It's me, your one and only payong kaibigan. And on today's video mga kapersa, before we proceed sa ating magandang balita para po sa ating mga kababayang OFW, syempre gusto ko lamang po kayong kamustahin. I hope na sana lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan at sitwasyon, di ba? Mega love shout out po sa inyo lahat, especially po sa mga kababayan nating OFW sa Saudi Arabia at sa Middle East. Okay? Ang taas po ng energy level natin ngayon kasi Webes po ngayon and tomorrow is Friday. At alam naman po natin pag Biyernes po, rest day or pahinga po ng karamihan sa OFW sa Middle East. So sana guys, spend nyo po ng maayos ang inyong rest day. I'm sure kayo po ay sobrang pagod na pagod din sa nagdaang linggo. Ako po guys ay pagod din kasi kakatapos lamang po ng aming month-end closing. So I believe na bukas po ay talagang tanghali na po ako magigising. Okay? At ngayon po, ang ating katanungan sa ating mga kababayang OFW. Kayo po ba ay nakapagbakasyon na sa Pilipinas this year? Or kayo po ba ay may planong magbakasyon? Diba? So hopefully, matapos nyo pong panoorin ang video na ito kasi yan po yung aking katanungan. After nyo pong mapanood, so sana sagutin nyo po. Sa baba, ilagay nyo po yung location nyo. Diba? Ang sagot nyo kung kayo ay nakapagbakasyon na or may planong magbakasyon or wala po kayong planong magbakasyon at bakit. Diba? Marami pong makaka-relate na kababayan natin na ipinagpaliban po nila ang kanilang bakasyon this year sa kadahilanan nga po na may existing protocol dyan sa Pilipinas na meron pong 14 days quarantine. 10 days facility-based quarantine po pagdating mo pa lang sa Metro Manila. And another 4 days na home quarantine sa inyong probinsya. Pag minalas-malas pa po tayo, minsan may mga LGU pa po na 14 days pa rin yung pinapatupad nila kasi hindi po sila sumusunod sa utos ng IATF. Pero ang magandang balita po dyan guys, just today, si Senator Tito Soto po, meron po siyang panawagan sa interagency task force natin sa IATF. Diba? Na pinamunuan po yan ni Secretary Duque. Diba? Ang panawagan po ni Senator Tito Soto, natanggalin na po yung 14 days quarantine na yan, especially para po sa mga kababayan natin na nabakunahan na, nakatanggap na po ng complete dose or full dose ng COVID-19 vaccine. Diba? Parang ang statement pa po doon ni Senator Soto ay parang it defeats the purpose kung bakit nagpabakuna pa po tayo kung hindi rin naman natin parang ma-enjoy yung benefit nung pagbabakuna. Diba? As long as ino-observe pa po natin, ino-observe naman po natin yung mga minimum health standards. So sana, tanggalin na po yung quarantine na yan, di ba? So paano mo po may encourage or mamomotivate ang tao na magpabakuna if there's nothing for them to look forward to, di ba? Ano meron sa akin ito pag magbabakuna ako, di ba? What's in it for me? And just to give an information guys, marami pong ibang bansa, actually, ang talagang marami po silang pakulo or incentives para po sa kanilang nasasakupan para lamang po mainganyo po nila na magpabakuna. To a point na there are even countries na binabayaran po nila yung mga tao para lamang pong magpabakuna. Kasi ang objective naman po natin lahat dito ay yung tinatawag po na herd immunity. So, yun nga, I'm sure marami po sa mga kababayan natin ang undecided or even discouraged na magbakasyon sa Pilipinas dahil po sa existing protocol na yan. Even po yung mga prospect na pwede pong mag-invest sa atin dyan sa Pilipinas ay syempre nawawalan ng gana dahil po dyan. So, hopefully yan po ay tingnang mabuti. Yung panawagan ni Senator Tito Soto ay tingnan mabuti po ng IATF. So napaka bigat na po ngayon ang pressure ng IATF. Kung matatandaan po natin, just last week may panawagan din po ang Department of Tourism, di ba? Kung matatandaan niyo po yung Green Lane,
para po sa mga incoming travelers sa pasok ng Pilipinas who receive complete or full doses ng COVID-19 vaccine. Ang panawagan po ng DOT ay iklian po ang kanilang quarantine from 14 days, pwede pong gawing 7 days or totally i-wipe out na nga po kung posible. So lahat guys ng suggestion ngayon ng mga ni Senator Tito Soto at ng Department of Tourism ay in favor ng OFW. So di ba? Ngayon po ang sitwasyon po natin is a matter of safety versus economy. Andyan po yung ating mga medical experts, di ba? Sa katayuan po ng IATF, sila po talaga yung naadasan na mag-formulate or mag-study kung ano po yung sitwasyon natin sa Pilipinas for them to come up with a good recommendation sa ating Pangulo. Eventually, it's still up in the hands of the President either to approve or reject whatever suggestions na binibigay po ng IATF. Pero most of the time naman po, kung ano po yung binibigay na recommendation ng IATF ay ina-approve naman po ng ating mahal na Pangulo. Okay guys, so I hope on today's video ay nakapagbigay po tayo ng something sa ating mga kababayan na mga OFW, something for you to watch out for. Don't worry, if there are any updates related to this matter, rest assured na isa po ako sa mga una na magbibigay ng information sa inyo tungkol sa issue na yan. Okay, and guys, sa mga bago pa sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos ni Payong Kaibigan. And syempre, reminder ko lamang po, ongoing pa rin po yung ating activity. Diba? Meron po tayong 2,500 pesos. Para po, I mean, exclusive po yan sa mga viewers ni Payong Kaibigan. Andyan po sa nakapinned comment, nilagay ko po yung instructions na napakadali lamang po yan, napakadaling sundin, diba? So tingnan nyo po yung instruction natin dyan sa comment section. And hopefully, 8 po kasi ang mananalo ng 300 pesos worth of GCash or load para po sa inyong pamilya sa Pilipinas, diba? So marami pong salamat ulit sa ating very generous sponsor na si CM Hovling. So that's all for now guys. Happy weekend po sa atin lahat. Stay safe po tayo. Mag-ingat po tayo lagi. And God bless us always.